mag-perform sa naka-off na video kasi parang nag-perform ako pag may profile pic lang. Nag-perform ako sa tapat ng mga ng yearbook, yung high school yearbook, 'di ba? Sa kapag naka-off ang video mo sa Zoom, napupunta ka sa second page. Baga sa party, ikaw yung loser, nasa dilim. So please turn on your video. Buti nga hindi tayo gumamit ng Microsoft Teams. Ang Microsoft Teams, pag naka-off ang video nyo, napapalitan ng letters. Initial lang letters nyo o one letter. Para naman ako nag-perform sa periodic table of elements. So please turn on your videos. I'm Alex Calleja. I've been married for 25 years. Tapos 24 hours pa ako naka-quarantine. Mukha pa ba akong masaya? Kaya nga ito, pinapatulan ko eh. Oo. Lagi nating sinasabi before, I wanna spend time with my family. I wanna be at home after pandemic. Eto, quarantine tayo. Oh, dalawa ang anak ko, 13 years old and 24 years old. Nakilala ko sila ngayong quarantine. Pareho silang gamer eh. Pareho silang gamer. Pag may online gamer kang anak, asawa, magigising kang hating gabi, akala mo may gulo sa bahay nyo. Marinig mo, sinasabi, hating gabi, alauna, magigising ako, tapos sinasabi, pare, tabi ka dyan, pare. May barel, may barel, may barel. Pare, laga ko. Pare, may bomba sa likod mo, tabi. Ano nangyari? Dati naglaro na ako ng online games. Yung anak ko, nakikita ko si Manny. Manny, katabi mo ata yung anak mo. Tama ba? Oh. Sa mga online student, ang anak ko, 13 years old, online student, it will never work. Bakit? Sino natututo? Mga competitive na nanay. Lahat ng mga student sa tapat ng computer, asahan mo sa likod, may nanay na nakatayo. Yun ang talagang competitive. Kaya pag tinanong ng online teacher yung student, inuulit ng student, hindi para sa kanya, para sa nanay niyang nasa likod. Pag tinanong ng online student, class 9 times 4, yung bata, 9 times 4, sasabihin ng nanay, 36. Unahan mo si Boyet, gate ako sa nanay si Marites. Kawawa ang may pangalang Marites ngayon. Nananahimik ka, bigla ka naging uso. Alam mo, 15 minutes ang binigay sa akin dito. Talaga naman, sabi ko, sayang, marami pa akong jokes dito, pero if you want to listen some more sa ibang lugar na lang. Pero alam niyo ba, ngayong online, di ba, reinvention, ako po yung stand-up comedian, live. Ngayon, nag-online ako because I adapted. You have to adjust. You can complain, pero you can adjust. Ang mahirap ngayon sa online, ang dami ko na na-encounter na online problems. May na-encounter ako, ha? Microsoft Teams, ang capacity nila 300 lang. 301 ako. Ako yung performer. Hindi ako makapasok. Ang ginawa ng organizer, sabi ng organizer, Lex, sandali lang ha. May kakausapin na ako sa loob. Alam mo ginawa ng organizer? May kinausap sa loob. Ito sinabi ng organizer sa loob. Imagine mo ikaw yon, si June Neri. Sinabi mo naman kay June Neri, June Neri, pwedeng lumabas ka muna kasi hindi makapag-perform si Alex. Pagkatapos si Alex, saka ka nalang pumasok ulit. Di ba kailangan magsakripisyo para lumigaya yung iba? Eh Alex Calleja lang yon. Eh kung BTS yon. Pito ang lalabas sa inyo. Pito. Excuse me, yung BTS nasa ano. Pwede mo lang gawin online yun. Hindi mo pa magagawa sa grand, sa ballroom ng Shangri-La yun. Kinakalabit mo si Jan Milo. Jan Milo, labas ka muna. Hindi makapasok si Alex. Ngayong online, may na-encounter pa ako. Hindi ko na sasabihin yung kumpanya, ProLife. Pagpasok ko, 500 talaga usapan namin. 500 na usapan namin. Nag-i-stand up na ako. Bilang nagsalita yung organizer, Alex, 1,000 pala kami. Pwede bang lumipat tayo ng bagong link? Pinadala na ako ng bagong link. Pag-click ko, 1,000 na kami! Hindi yung magagawa sa live yun. Nag-perform ako sa ballroom ng Shangri-La. Bilang sisigaw yung organizer, Lex, kabilang ballroom tayo, 1,000 doon, 500 lang dito. Ang kaibang pa ng online. Sir Ramon, sino pa ba ando dito? Si Ma'am Jean B, alam nyo kaibahan po ng online, hindi mo na malalaman kung may budget o walang budget ang company. Sa event, travel, depende yun sa treatment ng nanay mo. Pag umuwi ka ng hating gabi, tapos hinihintay ka ng nanay mo, ano na pala naman sa travel? Ma, rice cooker. Rice cooker? Rice cooker? Nakita mo ba yung kusina natin? Apat na ang rice cooker natin. Kakasal lang ng kuya mo, yung maninang, puro rice cooker ang niregalo. Ako nga nanalo dati sa Rapol, nagtatrabaho pa ako sa Accenture. Sofa. Pag uwi ko sa bahay, sabi ng nanay ko, ano na panulor mo? Ma, sofa. Alex, saan mo lalagay yan? Sa ibabaw ng lumang sofa? Bungalo ang bahay natin. Nakita mo ba ako nanalangin ng bagong sofa? Pero pag nanalo ka ng 25,000, i-text mo nanay mo, alas 10 ng gabi ka mag-text,
umuwi ka ng alas 5, ang liwanag ng bahay. Parang may lamay, inaabangan ka. Oo, tapos may banner pa sa labas, welcome to our favorite son. Congratulations for winning 25,000 pesos. Pagdating mo doon, ando doon lahat yung mga pamilya mo mula sa probinsya, hindi mo kilala. Sabi na nanay mo, anak, yung 25,000 mo, nabawasan na natin ng 7,000 kasi naganda ako, tapos pinautang ko dyan kay Chupiping. Sino si Chupiping? Yung galing sa Batangas. Nako, kasama niya yung pamilya niya. Nakapag-host na ako ng event. Swear, totoo to. Hindi marunong yung organizer. 1,000 yung employee. Yung parapol, dalawa. Minor sa major. Swear! Alam ko kahit nakakatawa ako sa stand-up, kahit na tumamling pa ako doon, alam ko pag uwian na, ang sama ng tingin sa akin ng mga tao, sasabihin, malas mo, di ako nanalo sa raffle. Natural! Dalawa lang pinaraffle nyo, 1,000 kayo, 998 ang di matatawag. Alam nyo ba totoo to ha? Alam nyo yung pinaraffle ng, ano, ng organizer? Dalawa. Dalawang raffle, minor, turbo broiler. Major, 50,000. Nung tinawag ko, imagine nyo, kunwari kayo yun ha, kayo yun ha, kunwari tinawag ko, the minor prize winner is Marjorie Uy. Marjorie, natanggap mo yung turbo broiler. Alam mo sabi ng organizer? Sinabihan pa si Marjorie, Marjorie, wag ka muna bumalik sa upuan mo. Dito ka muna sa stage, picture taking. Hintayin mo yung winner ng grand prize. Nung tinawag ko and the winner of 50,000 is Fitz Villafuerte. May confetti! May pa-party poppers! Tapos binigyan ng malaking cheque. Tapos pag-akit sa stage, katabi si Marjorie Uy. Sabi pa naman ng photographer, smile! Sino naka-smile? Malamang si Fitz Villafuerte meron siyang cheque. Si Marjorie yun nakagayto, hawak yung ano, turbo broiler. Meron pa ako na-attenan. May na-attenan ako. Parang ayaw magpa-rapple. Ito yung criteria. We'll have a rapple for tonight. In order for you to win the rapple, you must be at least 1 year in the company. No absences, no tardiness, and 85% performance. Ano ba to? Nobel Prize? Gusto niyo mapamigay ito? Tapos, subukan mo magpa-rapple sa kumpanya nyo, tapos ang nanalo sa rapple, yung new hire. Patay ka dyan. Yung 1 week pa lang sa company, and the winner of 25,000 is Joanne Sebelino. Galit na galit ang old employee. 20 years na ako dito, ni ballpen, hindi ako nanalo. 2 weeks pa lang yan. Anong ambag sa kumpanya niyan? Yan, kaya the following year, ito na yung criteria ng raffle. In order for you to win the raffle, you must be at least 1 year in the company. Siya may pakananon. Meron pa, ang hilig ng mga tao pag raffle, ang mga Pinoy lalo na, nagiging psychic pag raffle. Lalo na yung tambiolong hinahalo. May sisigaw laging Pinoy na, haluin mo, nasa ilalim yung pangalan ko. Ang hilig pa ng Pinoy na may countdown. Pag tinawag namin ng name mo, you must be here in 10, 9, 8. Imaginin mo, no? Nasa party ka, ang team nyo, ano, fairy tale. Ang suot nyo, Cinderella, Beauty and the Beast, Prince Charming. Hinihintay mo yung raffle, hinihintay mo yung 25,000, naiihi ka na eh. Tatlong oras ka na naghihintay eh. Sinabi mo sa parang kaibigan mo, girl, iihi lang ako, mukhang hindi naman natatawagin pa yung raffle na 25,000. Habang nagsi-CR ka, bumaba ka sa ballroom, naka-ano ka, naka-Cinderella ka na outfit, nagsi-CR ka, and the winner of 25,000, tinawag yung pangalan mo, is Sheila Tan. Tinetext ka yung si Sheila Tan, girl, umakit ka dito, sampu lang ang countdown, nanalo ka ng 25,000. Makakita ka galing sa CR, sa Cinderella, tumatakbo sa ballroom ng Makati Shangri-La. Ako yan! 10, 9, tumatakbo yan. Sinatabig si Beauty, tinatabig si Beast. Tabi kayo! Pero, may mga raffle prizes na ayoko. Ayoko. Ha? Eto. Hindi masayang mapalalunan ng raffle prize na to. 200 pesos Starbucks GC. Abonado ka dyan. Bakit? Pupunta ka sa Starbucks, 195 ang kape. Makikita mo yung Simada, 95, 290. Abonado ka ng 90. May kasama kang kaibigan, magpapalibre sa'yo yun. Another 290 yun. Abonado ka ng 380. Ito pa, 1,000 pesos GC. The spa. The spa, si Angel Aquino model nun. Yung 1,000 pesos GC mo, 900 pesos yung shiatsu. Sasabihin sa'yo ng therapist, sir, try nyo po yung combination. Swedish shiatsu, 1,500 yun. Abunado ko na ng 500. Habang minamasahe ka ng therapist, bubulungan ka ng therapist. Sir, gusto niyo try yung hot stones? Ang dami yung lamig eh. 2,500 yun.
bibigyan mo yung therapist ng 500, 3,000, abonado ang 2,000. Ito yung final na ayoko talaga mapalarunan. 3,000 pesos GC ng Fridays. Nako, alam ko yung katabing table ko, nanalo ng 3,000 pesos sa Fridays. Ganito umorder eh. Waiter, excuse me, isang ang 1-2, sa dalawang 2-5, ay, dalawang 2-50, girl, gusto mo yung 600? Kumakain ka ng 600? Kasi walang sukli yun eh. Sinasakto nila. Yung nanay ko, nanalo ng pure gold, 5,000 eh. Nasa 4,995 na ayaw pa umuwi. Anak, hanap mo ko ng 5 piso. Nawalang 5 piso. Buksan mo yung snowbear. Kuha ka 5 piraso. Piso isa niyan eh. At, eto re-remind ko, pag mataas ang position nyo sa kumpanya, huwag na kayong manalangin mananalo kayo ng raffle. Pag managerial level kayo at tinawag kayo, and the winner of 25,000 is Miss Jean Bigo. Wave. Wave. Mr. Ramon, Mr. Ramon Hoxon. Wave. Papawave sa inyo. But man lang sana kung binata ka. Pero pag may asawa ka sa kumpanya, nag-wave ka, nadala ka sa emosyon, hindi mo na consult yung misis mo, yari ka. Pag naaganyan yung lalaki ka, and the winner is Melvin Kalimag. Wave. 25,000. Wave. Nakaganon yung asawa niya babae. O, ang babae pa naman, ang galing magkimkim ng galit, di ba? Oo, ang babae, ang galing magkimkim, nagpapakita ko niya, hindi siya galit. Nagsasayaw na kayo, ha? Nagsasayaw na si Melvin sa aking misis niya. Talaga, winave mo yung 25,000? Kinonsult mo ba ako nung winave mo? Di ba, dapat tumingin ka sa akin, di ba? Gumaganon ako, di ba? Di ba gumaganon ako? Sabi ko, wag, tumingin ka ba sa akin, winave mo? 25,000, tapang mo, panalain mo, huwag tayo umuwi ngayon ng gabi na to. Panalain mo, huwag matapos tong party to, hayop ka. Winave mo yung 25,000, mayamang ka. O, di ba, mga lalaki, pag kaya ang lalaki ay umuwi na maaga. Guys, let's stay pa sa party, ang saya, o. Tapos, nasa pintuan na ng bahay. Guys, gusto niyo mag-coffee? Diba, dito muna kayo sa bahay, o. O, kasi, pagsara ng pinto, sasabihin ng asawa niya, 25,000, winave mo? Ha? Sasabihin ng lalaki, tala, tulog na tayo. Ha, talaga, matutulog ka sa kwarto? Wave din. Wave. Wave. Mm. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa BPI. Alam mo bakit? Kasi hindi ako lumalabas talaga ng bahay. Oo. Kasi dati, showtime writer ako. Pag lumalabas ako, it's either magpaparapid testing. Remember, nung simula, wala pang antigen, rapid testing. Yung magpapa-injection ka, kukuha na ka ng dugo. Every Saturday, ginagawa sa akin yun. Gustong-gusto ko ang online show kasi hindi ako lumalabas. Bakit? Antigen. Ayoko lumalabas, antigen. Nasal antigen. Ano yung nasal antigen? Yung isang stick, pinapasok sa ilong mo habang sinasabi ng nurse na, sir, relax lang po ah. Talaga, relax lang? Palit tayo ng pwesto. Ako magpapasok ng stick. Marirelax ka ba? Galit ako talaga sa COVID-19. Bakit? Ang dami niyang pupwesto. Andito pa siya sa dulo ng ilong pumwesto? Sa tabi ng tear glands? Ba't di ka naging kulangot? Kung kulangot ka, araw-araw ako magpapa-antigen. Kasi tayo mga Pinoy, may quality control tayo sa kulangot eh. O totoo, may quality control tayo sa kulangot. Pag nangungulangot tayo, hindi natin nire-release hanggang di bilog na bilog. Di ba? Titignan mo muna yan. Pagkakulang sa bilog, refill, refill, refill. Pag bilog na, saka mo siya i-release. Yung pat. May napuntaan pa ako antigen. Dalawang butas na ilong. Sabi ko, pa dalawang butas na ilong? Para sir mas effective. Ha? Hindi kayo mas nakakalito yan? Paano pag negative yung kaliwa, positive yung kanan, it's a tie? Anong tiebreaker mo? Yung pangatlo, yung habang nag-joke ako about ano antigen, ang daming gumagano ng ilong. Joke lang to, huwag kayo maapektuhan. Joke lang to. Yung pangatlo, yung RT-PCR. The gold standard of testing. Dalawang butas ng ilong, isa sa lalamunan. Nasusuka ako sa lalamunan. Bakit? Tinanong ko yung nurse, saan galing yung stick? Sa ilong nyo po, doon ako nasuka. Di man lang nagpalit ng stick. Pero ang pinakamatindi na na-check ko, ito, share ko lang talaga yung ano, yung anal swabbing. Medyo hindi siya ano, hindi siya hygienic. Mabilis ang result pero mixed emotion ako. Ang ginawa kasi sa akin, pinasok yung stick sa pet ko tapos pinuno sa ilong ko. Nagagalit ako. Ay, naamoy ko, negative ako. O, so, ang bilis lang. So, mixed emotion doon. So, nag-let go na rin ako ng galit ko kasi natanggap ko kagad yung result eh. Yan. Yan, dahil 15 minutes lang po ang aking stand-up ko.